pasensya na kung hindi ko man nagawa kung ano yung dapat na inuutos mo. Pero nabuhay ako sa mundong binigay mo na sinelebrate ko yung dapat na pagmamahal na kung ano yung gift na binigay mo. Yes. Yes. Petmara Podcast. Hi for parents! Welcome to the episode 4, part 2 of the Petmara Podcast. We're in this show, we will talk about pet tips, pet discussion, and pets' overall health. We want to promote the responsible fur parenting. Therefore, we want to advocate the... Nag-beatbox na. Lagi ako namumulol sa part na yun. Sige, ulitin na natin yung part na yun. Ulitin lang yun. Therefore, we want to advocate to give our pet the best nutrition for a lifetime with our major sponsor, Petmara. Oh, hindi na For those of you who haven't watched the episode 4, just click here para masubaybayan mo ano yun na napaka-juicy na pinag-usapan namin. Promise. It's something that you shouldn't miss. Therefore, ang kasama ko ngayon sila Andeng, sila Andrea, and si Rhea. For those of you, talagang puntahan ninyo, promise. Intriga kayo sa story nila and then mas makikilala mong itong wonderful couple na to. So, yun nga! Going back to the question. Alam ko naman na sobrang juicy ng tanong na yun. Kahit ako pag tinanong ko na, baka mapamura ko eh. O sabihin ko na, aw, aw, aw! Sige, the question is, what could be your message to those people na nagsasabi na, yung LGBTQIAQ++ couple relationship, chururut. It's just for peace. I mean, it's not true. It'll be gone soon. What's your message to them? That, you know, that we are not the same. We don't give the same love as straight people do. Ow, ow, ow. Oh my goodness. Sige, ka muna. Sige, gusto ko. Oh, sabi sa'yo ha. Baka mag-aw, aw, aw, aw ka dyan. Siguro personal na ano na nangyari talaga sa akin. Kasi ang una talagang against is yung parents ko. yung iilan din sa kapatid ko, ganun din yung nangyari. Parang dumating pa sa point na pinag-pray pa talaga ako na baka ano lang yan, dilipas din yan, ganyan. Na kasi nga, strict talaga eh. Tapos born again Christian pa ganyan. Tapos ang akala ko din, baka nga talaga lilipas din to. Yeah. So, nakinig pa rin ako sa kanila. Pinakinggan ko sila nung time na yun. Pero hindi ko din talaga mapilit yung sarili ko na ito na lang mahalin ko kasi sinabi ng mama ko, sinabi ng ate ko, sinabi ng tatay ko, ganyan. Parang, andun na yung hindi ko kayang ibigay yung love na gusto nyo sa taong yun. Kasi hindi na ako yun. Yeah. Kinokontrol nyo na ako na mahalin ko na lang yun, ganyan. Yeah. Hindi gaya ng way ng pagmamahal ko sa kanya talaga. Yeah. Na normal siya, hindi mo siya pinipilit. Yeah. Kumbaga, gawin to. Nalalabas mo siya ng kusa na hindi kailangan na napipressure ako na bukas mahal kita, mamaya hindi. Ngayong araw mahal kita, ganyan hindi. May time talaga na ayaw namin yung isa't isa, nagagalit siya sa akin, nagagalit ako. Pero hindi siya yung way na kailangan pilitin kasi may nagsasabi. Yeah. May kimi tumitingin. Ganon. Hindi siya... Ayun yung sa akin na tawag dito. Laging sinasabi ng nanay ko na yung kabilang pa ako daw is nasa impyerno na, nasa hukay na, habang yung isa nagsastand pa dito sa lupa. Pero lagi ko nang sinasabi sa sarili ko, pati sa kanya na, ano man yung mangyari, like, born again Christian ako, nagsiserve ako, nasa dance ministry pa ako. Yeah. Lagi ko sinasabi sa kanya na, dumating man sa point na judgment ni Lord, ganyan. Kaya kung sabihin kay Lord na ito po talaga yung gusto ko, ito yung pinipili ko. Oh my God! Ayun talaga. Ayun ang lagi ko sa kanya sinasabi. Tapos... Ayun ang lagi ko sinasabi sa kanya na dumating mo sa point na ganun, husgahan man ako, husgahan na nila ako. Pero at least dito, totoo ako. Yes. Walang nagpipilit sa akin dito kasi... Ito na ako, na mahal ka, na mamahal ka. So guys, hindi siya face. Hindi siya face. Kung akala mo lang nilipas kasi bata pa.
Yeah. Pero meron din pala talaga na kahit bata ka pa, alam mo na kung sino ka. Hindi lang siya nahuhubog basta-basta. Yeah. Pero pag dumating na sa time na, ayun na talaga. Kailangan mo na lang din ipaintindi ng maayos siguro. Hindi kasi kailangan na labanan agad na, ma, ano ako eh. Ito ako eh, tomboy ako, ganyan. Ma, bakla ako eh. Mm-hmm. Hindi ganun. Maayos din talaga siguro para maintindihan din nila kung sino ka. Mm-hmm. Kung ano ka talaga na, ano ka ba? Baka mamaya, ano lang yan, ganyan. Mm-hmm. Kasi kung nasa maayos na pag-uusap talaga sa kanila yan, maiintindihan din nila. Yes. Kaya ngayon, nandun kami sa, ano, sa phase na kahit matagal na kami, napapakita naman namin sa kanila na ito na talaga yung pinipili namin. Mm-hmm. Kumbaga, nandun din sa paninindigan nyo mm-hmm. as a couple. So yun, kung may message man ako, direct message sa mga nagka-question dyan. And then, joke na. Hindi. Ano mo yun? Actually, hindi ako nakakaramdam ng galit. Yeah. Ang nararamdaman ko is, nalulungkot ako na may mga taong hindi pa rin educated when it comes to this kind of things. Na hindi mo naman pinipilit sa kanila eh. Hindi naman porkat may community na ganito, maging part ka na. Hindi naman required yun eh. Yeah. Hindi naman, ano mo yun, yung respect lang from one another that we need to, yung decency. Yeah. Yung decency na lang na wala kang karapatang mag-judge ng ibang tao kung ikaw mismo sa sarili mo may mga flaws. May mga flaws ka. Yes. Ang kaibahan lang natin is hindi kami fit sa normal. Norm. Sa norm. Na sinasabi, na kinalakihan yes, mo. Yes, na kinalakihan mo. Pero when it comes to loving, who are you to judge? Yes. Anong alam mo? Ano ka ba? San mo kinuha yung basihan mo na dapat yan yung kopya yung kung standard ng pagmamahal? Yes, yes. True. So yun, siguro, let's just give love more space in our hearts para magkaroon ng capability yung puso mong umintindi ng ibang tao. Yes. Na wala naman ginagawang masama sa'yo. Hindi mo naman wala naman magiging epekto sa'yo pag nagmahalan tong dalawang lalaki na to, dalawang babae na to. Uh-oh. So, why bother na i-judge sila na hindi face lang yan, na ganyan ito, na ganyan. Na ang ginagawa mo lang naman is sinananakit ka ng ibang tao. So, yeah. anong goal mo? Wala naman. Siguro sabihin na natin na salamat po. Kung concerned man po yung nararamdaman ninyo. Yes, yes. Salamat. Pero ibabalik ko po sa inyo yung scenario po na to. Gusto po ba naming maramdaman lahat ng sakit at discrimination? Mm-hmm. Lahat ng discrimination na nanggagaling ultimo sa pamilya namin? Totoo. Mm-hmm. Gusto ba namin yun na makaaway sila? Gusto ba namin nasabihin na naitaya yung relationship namin ng pamilya ko ng taong kinalakihan ko na hinubog ako kung sino ako ngayon? Gusto ba namin na wala lang ipagbaliwala lang naman ngayon just because I love someone and I'm ready to fight for them? We've been fighting this battle and we just wanna say that we love someone because we love someone. Yes, wala naman kailangan standard na kailangan lalaki ang mamahalin ko, babae ang mamahalin ko kasi ito yung gender ko. Wala eh, pagmamahal yun eh. Yes. It knows no gender talaga. Mm-hmm. Yes. Knows no boundaries talaga yes. kasi. Mm-mm. I'm sorry if you guys feel that way. Mm-mm. Pero yun yung tinatawag na pagmamahal, unconditional love. Yes. No matter how hard, how struggle, how challenging life is, we're going to fight for it. Mm-hmm. And it's the same na ginagawa ng mga fur babies natin sa atin. Yes. Diba? Tayong mga LGBTQ couple, we're very emotional pagdating sa mga fur babies natin. Alam mo ako, ganun talaga, very emotional ako pagdating sa kanila. Kasi yung nakikita kong unconditional love nila sa akin, whether whatever my gender is, yes. mahal ako ng anak ko. Mm-hmm. Bakla ako, hindi niya nakikita yun. Mm-hmm. Mahirap ako, hindi niya nakikita yun. Mm-hmm. Ayaw na ako ng mundo, hindi niya nakikita yun. Mm-hmm. I'm gonna be the most hate person in the world, or whatever, hindi makikita ng fur babies ko yun. Mm-hmm. Ang gagawin ng fur babies ko the moment that I arrived home, me, I'm just gonna love you. Mm-hmm. No matter what. No matter who you are. No? And yun lang din yung gusto kong sabihin sa mga tao, na dumating man yung judgment, I wanna stand by you.
dumating man yung, kasi Christian din ako yun. Dumating man yung judgment time. I mean, of course, natatakot ako because I believe in God. Yes. Kahit na ang daming ano, ang dami ng sinasabi na, daming bagay na nangyari para, enough reason para sabihin na huwag ka nang maniwala sa Diyos. I still believe in God. And, sinasabi ko sa sarili ko na, Lord, mahal ko talaga yung taong mahal ko. Dumating man sa mga oras na makita na tayong dalawa, same. Mahal ko siya, Lord. Mahal ko siya, Lord. Pasensya na kung hindi ko man nagawa kung ano yung dapat na inuutos mo. Pero nabuhay ako sa mundong binigay mo na sinelebrate ko yung dapat na pagmamahal na kung ano yung gift na binigay mo. Yes. Yes. Woo! Yeah. And isa doon yung presentation talaga na isa pa, siguro maghalapan kami ni Lord. Lord, thank you ha. Kasi may aso na totoong nagmamahal sa akin. Alam ko naman na hindi laging matabi si binibigay ng world sa akin. Na sweet tooth ako. Minsan bitter din. Ganyan. Pero salamat kasi merong totoong unconditionally who's loving me without a question. Without a doubt. On a lighter note, ano yung siguro yung advice na mabibigay natin sa mga tao in the next generations na makakapanood nito na mararamdaman or possibly nararamdaman nila yung nangyari sa atin na ganitong challenges. Ano sa tingin mo yung message that you can give them, to them? Ano, never let anyone decide for you na ito lang yung pwede mong gawin, ito lang yung dapat mong gawin. And also, when it comes to your faith, hindi nasusukat yung faith mo ng kung sino ka. Hindi porket ganito ka, hindi porket part ka ng LGBTQ+A community, wala ka ng karapatan magkaroon ng faith. Yeah. Tatawagin ka pa ng ibang hipokrita, tatawagin ka pa ng iba na ano ka, false, ano lang yan, false faith lang yung meron ka kasi hindi mo nga sinusunod yung gusto ni Lord, diba? Never let anyone judge you for who you are and then sila na yung magde-decide kung ano yung gagawin mo, kung ano yung pipiliin mo sa life mo. Never let anyone control your life. As long as wala kang sinasaktan, wala kang inaargabyado, you're good. Just prepare yourself kasi hindi magiging madali pero magiging worth it naman. Yes, I love that. It's gonna be a tough battle but it's gonna be worth it. Totoo. Or the yes. How about you, Rhea? Ganun din. Gigigil ako dito eh. Pinaano sa akin. Karelate ako eh. Ayan, ganun din sa akin. Siguro una, dapat talaga, tanggap mo muna kung sino ka. Kasi, kung hindi mo din, kung pinag-feel mo lang siya, out of nowhere, wala yun. Hindi din siya mag-work. Kasi, dapat talaga, sa sarili mo muna nang gagaling yun na, ito ako. Mm-hmm. Tapos, after nun kasi, madali na lang din siyang ma-share sa ibang tao na, naito ako kasi, ito na talaga, di ba? Mahal ko yung sarili. Mahal ko yung sarili ko kasi ito na ako. Mm-hmm. Na, ayun din, na, huwag nyo talagang hahayaan na na may magkocontrol para ito yung gawin mo, na makifit ka sa society na meron dito, ganyan. Ito kasi yung ginagawa nila, kaya ito yung gawin mo. Yes. Huwag mo talagang hayaan na may kumontrol sa'yo kasi siguro yung kung ano yung passion na meron ka, nawawala siya pag may kumokontrol. Parang nalalak na lang siya dun eh. Na hindi mo na magagawa kung sino ka kahit gano'n ka pa ka-passionate na tao. Mm-hmm. Diba? Yes. Kumbaga, ako mismo sa akin manggagaling. Dancer ako, nawala yung pagiging dancer ko kasi meron nagsakal sa akin na ganito dapat ako, ito yung dapat isa-serve ko, nawala na lang yung passion na yun, pero mabuti na lang din na nababalik siya ulit dahil na-open ko pa rin sa partner ko na nawala na to, nawala na yung fire, yes. Paano ko sisindihan ulit? Mm-hmm. Ayun, kaya dapat talaga yung fire na yun sa atin din mismo manggagaling. Yes. Diba? Ayun yung ma-share. Acceptance talaga muna sa sarili bago mo din ma-share sa ibang tao. Yes. Solid yung dalawa. Ako, one piece of advice that I can give you both.
protect one another, love one another, cherish one another. You guys, what you have, such a wonderful thing. Mm-hmm. Always, no matter what happens, laging napupunta. But always protect one another, love one another. I mean, it might sound simple, but it's a big thing. Yeah. Okay, so you guys, what you have, it's really solid. Thank you. Now, of course, nakikita natin yung ganda, blessings, magic na nabibigay ng mga pet. And maraming mga LGBTQ couples also na nagpa-plano na, sige, let's get also a pet. Maybe na-motivate mo sila. Ganyan, na-motivate natin sila. Sa tingin nyo, anong advice yung pwede mong ibigay sa kanila? For those people, kahit hindi LGBTQ, for those people who's planning to have a pet for the first time or baka they're already, thinking of having pet and couple din sila, ganyan. Mm-hmm. Advice? Any advice? Siguro, make sure that you are really 100% into it. And you are ready talaga. Kasi hindi yan, may cute tayo sa bahay. Hindi lang para sa display yan. Mm-hmm. Hindi lang, okay, pakainin mo sa oras, linisan mo, liguan mo. Mm-hmm. Hindi lang ganun yung basic needs nila. Yeah. So, kailangan din, capable ka ba? Ask yourself questions like, capable ka ba mag-provide ng love? Mm-hmm. Kasi, yun yung pinaka, parang kailangan talaga ng for babies natin, hindi lang yung necessities. Syempre, yeah. Necessities andun na. Yeah. Pero, capable ka ba to provide the love that they need? Are you 100% sure na kahit ikaw, sa sarili mo, hindi ka okay, hindi mo sila mapapabayaan? Mm-hmm. So, siguro, kailangan mo 100% decidido ka na no matter what happens, you're going to take care of them. Kasi, madami na neglect lang. Okay, sige, wala ako sa mood. Mm-hmm. Ako, mentally unstable ako ngayon. Mm-hmm. So, hindi ko, mapapabayaan ko yung pet ko, ganyan. Hindi dapat ganon. Dapat meron kang sense of responsibility, discipline when it comes commitment. Oo, yun. Commitment. Oh. Committed ka talaga na i-provide sa kanila yung life na deserve nila. Yes. As in the first place, ikaw yung nag-adapt eh. Uh-oh. Ikaw yung nag-adapt sa kanila. And they did not choose you. Yes. You chose them. Yes, exactly. Yeah. And it's gonna be a lot of challenge. Hindi siya lagi, waging tails. Yes. Minsan, maaasar ka talaga na makakatapa ka na lang ng ihik sa higaan. Upo sa kung saan. Mm. Fur kung saan dito. Ngat-ngat kung saan. Ganyan. Mm-hmm. And it's gonna be really nakakaasar. Mm-hmm. But at some point, you have to be ready na mangyayari yun. Mm-hmm. Isa yun sa tinatawag na commitment. Mm-hmm. Yes. But be ready also kasi yung magic and happiness na kaya nang ibigay sa'yo. Walang katumbas. Sasabihin mo talaga na, ngat-ngatin mo na lahat, go lang. Mm-hmm. Stay ka lang sa akin ha. Mm-hmm. Promise. Get ready. Uh-huh. Ina, ikaw? Yung dinadagdag ko na lang din siguro sa sinabi niya is, kailangan, alam mo din yung yung mood ng pet mo. Yeah. Diba? Kumbaga, kung nagbibuild ka ng relationship sa isang tao, dapat nagbibuild ka din ng maayos na relationship sa pet na meron ka. Mm-hmm. So, kung iisipin mo lang minsan kasi yung aso, masaya lang yan. Pag ganito yan, gutom na. Hindi lang dalawa yung emotion na meron sila. Kahit sa pusa, iniisip nila, nonchalant lang daw yung pusa, walang pake, ganyan. Pero may 200 plus pala sila na emotion, di ba? Ah. Sa napanood na. Oh, that's interesting. Mm-hmm. Naparating sila may parang 200 plus. 200 plus na emotion na nagagawa yung pusa na hindi lang natin alam. Oh my God. Kaya siguro yung mag-research din talaga na makakatulong din sa knowledge mo para kahit anong pet man yung alagaan mo, may lahi or wala, hindi yun nagmamatter. As long na mapuprovide mo talaga yung needs nila and yung pagbibuild ng relationship sa pet. Talaga. That's good. Such a wonderful advice. Thank you for saying that kasi pagang malaking commitment magkaroon ng fur babies. Mm-hmm. Ako lagi kong sasabihin talaga to sa every podcast, ang pagkakaroon ng fur baby ay isang malaking commitment. Mm-hmm. You have to be ready mentally, physically, emotionally, financially, and financially. Thank you for saying that. Apat lagi yan. Lagi namin sasabihin, lagi kong paulit-ulit, masaya, yes! Pero kailangan mo maging ready. Yes. Kasi gagastos ka.
it's part of it. Dahil ang vet, promise, kailangan magbibigay mo sa kanila yung magandang lifestyle, magandang food. Dahil kapag tinipid mo sila sa food, magsisisi ka. Dahil kapag tinipid mo sila sa food, mas malaki yung risk, yung factor na magkaroon sila ng sakit. So talagang yung mga ganung mga bagay, pinag-iisipan, nire-research lahat ng mga bagay. Itong food na ipapakain ko sa kanya, safe ba to? Pero promise, yung journey na yon, it's such a wonderful story to tell in the future. Na, wow! Na-practice ko yung responsible for parenting. Naging magulang ako, na i-practice ko. Ngayon, kung dumating man yung araw na magkaroon ka ng anak, my gosh, you'll be surprised. You'll be surprised. You're surprised. Promise, you'll be surprised. Ay, ang galing ko na palang magulang. Na-ready ka na niya. Oo! Promise, anything happens for a reason. And yung pagkakaroon ng fur baby is just step one preparation of becoming a responsible parent. Mm-hmm. Kasi promise, maraming proseso ang pagiging magulang. Mm-hmm. Promise, yung fur babies natin may kanya-kanyang attitude din yan. Napakindi mo, without you knowing, napakisuyuan mo na, napakisamahan mo na. Mm-hmm. At diba, napapractice mo na yung pagiging magulang. Mm-hmm. Na-handle mo na. Na-handle mo na. Ngayon, as LGBTQ couple, ang ganda-ganda ng partnership ninyo. Can you share us your something that you're planning in the future with your fur babies? I plan to multiply them. Oh! Ano, kapag ka na. Parang ako makakumama. Kapag ka nagkaroon na kasi kami ng sarili naming bahay, sarili naming space, we really plan to have, ako gusto ko 2 dogs, tapos kahit 4 cats, okay sa akin. Parang kasi, alam mo yun, pag mas marami sa bahay, mas masaya, so mas mabigat man siya na responsibility. I think matutulungan din kami more as a couple, as individuals, yes, na mas meron pa kaming mabuild. Na bonding, yes, na discover something new, may mga ganun. Yes. Basta, kasi sa ngayon pa lang, isa pa nga lang yung cat namin, and ako, isa lang yung dog ko, pero yung saya na meron na kami is sobrang laki na nang natutulong sa amin, individually and as a couple. Paano pa pag marami sila? Mm-hmm. So, siguro, in my future, in the future talaga, gusto ko madami. That's cool. Natatakot siya. Kasi siya yung mahilig maglinis sa bahay. Yeah. Nauna niya lagi ako maglinis. No? Sige, maglinis. Ikaw ba? Sa future. Ayun talaga number one na plan namin. Pero lagi din namin na open sa isa't isa na in the future, like stable na din yung pera na pumapasok. Mm-hmm. Plano din namin yung ano, parang siguro every month na yung mag-feed kami ng mga stray sa labas. Yung kunwari, meron din yung isang anong tawag ba doon, yung mga adapt na ano, mga shelters, magbibigay din ng food ng ano. Yeah. Ayun talaga yung ano, yung goal prayer ko din. Yeah. Na, Lord, kung dumating man sa point na payamanin mo akong tao, kasama tong taon to, alam na namin kung saan may kapupuntahan yung pera, bukod din sa pagpasok din sa iyo. Yes. Ayun yung, kasi parang ang sakit sa puso makita na may mga pusa tsaka aso. Kaya kahit anong animal na nasa labas na, nandoon lang, yung siguro kahit simpleng parang may foundation ka na gagawin pag may kakayahan na talaga na makapagano din sa ibang tao. Yung shelter na OT lang, di ba may ginawa sa Thailand na may mga dogs na nakakasilong pag umuulan, pag maaraw, tapos may water na doon, may food. Ayun yung plan na nakikita ko talaga. Ayun yung lagi ko din sinasabi sa kanya na, Bobby, pag dumating yung time na ako din, nakakapag-ano na din ako, may kaya ko na mag-provide. Yeah. Maglagay tayo ng ano, meron tayong option na ito yung gagawin natin pag nabili mo na yung gusto mo, nabili ko na din yung gusto ko. Para at least,
nakakatulong pa rin tayo, di ba? Masaya na tayo sa pet natin. O, kasi mapigat sa loob, pag nakakakita kami sa labas, parang, wala tayong dalang dog food, wala tayong dalang cat food. Sana, yeah. Gusto namin maglagay, gusto namin mag-ano. Kasi, ang sakit-sakit na walang nag-aalaga sa kanila. Gusto lang ng iba kasi imported. Gusto may lahi. Gusto ganun. Eh, pareho lang naman sila ng kayang i-provide. Kahit sabihin mo na laki lang sila sa Lansang. Philippines, sa Lansana. Yeah. Oo, pero alam mo yun, mayroon kasi kahit yung discrimination na nararanasan natin as LGBT, meron sa kanila. Sila. Exactly. Depende sa breed nila yung level of care ng tao. Oh my gosh. Thank you for saying that. Siguro, simulan natin gawin siyang advocacy. Na, hindi lang sa breed nakikita yung totoong pagmamahal. Yes. Sabihin natin na gano'n, na, alam mo, let's tie a partnership with a lot of shelters in the Philippines, like the Philippine Animal Welfare Society, the POS, the animals, mga shelters, different shelters, napakadami po. Mm-mm. And they are all open for adoption. Mm-mm. And madami-padami doon na na mga puspin and puspin and aspin na open para sa adoption at mahalin. Yes. Alam mo yun? Kasi, totoo yun eh, minsan yung mga breed, nagiging branding siya eh. Nasasabi natin na, pag mayroon breed yun, mayaman ako, ganyan. No, come on. Let's stop thinking about it. Therefore, in the future episodes, asahan ko ninyo, we will invite shelters here to speak up. We will invite shelters like the Philippine Animal Welfare, the POS, and a lot of shelters we will invite. Para magkaroon tayo ng sapat na knowledge na hindi po nakita ang anumang breed para sabihin maganda yun. Mm-hmm. Hindi siya kailanman naging definition ng maganda. Mm-hmm. Ito, oh. I also have my aspin and puspin. Mm-hmm. And yun po, magandang gawin natin siyang advocacy. Mm-hmm. Now, moving forward ngayong LGBT month, are you guys gonna join the Pride March? I'm thinking about it. Kasi work and yeah. Also nag-aral din siya. Pero we would really like to join them. Of course. Kasi never pa siya naka-attend. Laging hindi natutugma yung scare. Yes. The first time that I attended the Pride March, sabi ko, ang sarap ngayong bakla. Doon ko nakita na parang, wow, ang galing. Thank you po sa mga lumaban before yes. Para ma-encounter namin yung ganitong magtanggap this time. I know na at some point natatolerate pa rin, hindi pa ganun ka-accepted. Yes. Pero, salamat sa mga lumaban before dahil meron kaming Pride March ngayon. Nakikita na, wow, yung different colors that makes us beautiful, yes. Nandun lahat. And it's so empowering na, wow, may nakakaintindi sa akin, promise. Iba kasi talaga yung tinatawag na community. Our families and friends, they might listen to us, but they will not see the same picture because they are not in that picture. Yeah. You get the point? Mm-hmm. So, masarap magkaroon ng community. Siguro, kung hindi man kayo makakapunta, what could be your message to them? To all the allies and all the LGBTQIA++. thank you for fighting and thank you for being our inspiration na alam mo yun, na hindi kami natatakot na ipakita kung sino kami. Kasi we know that there are people who are with us. Yes. Yan, yun lang. Masarap sa pakiramdam na kahit hindi, may mga taong hindi naiintindihan kami, may mga taong kasama namin sa journey na to. Even though, yan, hindi man kami nakaka-attend ng Pride March, yes. We are silently fighting our battles. Pero yes. Alam mo yun, pag makikita mo sa news, kunyari, na merong pinapaglaban yung mga rights ng LGBT. Mm-hmm. Parang natatouch yung heart mo na ay hindi lang pala ako yung nakakaranas nito. Meron pala kaming kasama. Yes. Na pwede naming masandalan kapag kinailangan namin. Mm-hmm. Yeah. Ang comforting ng thought.
yes, ng community. May kasama ako. Mm-hmm. Siguro ako, just so you know, guys, our fur babies are also our allies. Yes, oo. My gosh! Ang ganda nun. Allies din natin. Kasama namin sila sa lahat ng laban. Mm-hmm. Lalaban ka ni, pero merong may fur ditong katabi kong mas lalaban, kakagatin ka. Ang sarap-sarap, and thank you so much for sharing your wonderful stories. I hope mas lumaki pa yung pamilya niyo. Yes, that's what. Yes! Let it be done, sabi nga nila. And maraming salamat for maraming natutunan akong mga knowledge and love and compassion and even yung paglaban. Maraming salamat for teaching me a lot of lessons. And I'm sure marami sa mga audience natin ang nakarelate, umiyak, tumawa sa mga stories ninyo. Maybe you guys have social media or something that they can follow you. Go on and plug. Wala pa kami, hindi pa kami masyado nagpa-public ng mga social media na namin. Mm-mm. But soon, actually, I'm thinking about it eh. Kasi nga, di ba, syempre, mahilig naman kami sa pets. So, parang gusto kong gumawa ng public TikTok na dedicated sa journey namin. Kasama yung pets. Yes. Iniisip ko siya, but... Marami na mga ganyan. Yes. LGBTQ couple who empowers other LGBTQ couples also. Mm-hmm. Soon enough. Yes. So, abangan ninyo, guys. For sure, kapag nagkaroon sila ulit ng TikTok and gusto-gustuhan niyo yung episode na to, just comment down! Sabihin nyo na, i-guess nyo! Promise. Mabilis na kami makinig. But for you to say that you have to like this video, subscribe to our channel, make sure to follow us because we're gonna release amazing contents only for you. So, also, we have our Facebook page community at Petmara Pomeli. Maybe you have concerns or story suggestions that you'd like to share. Let us know that. But before that, again, comment, subscribe, and like this video for more great contents. I'll see you on the next one. Thank you. Bye. If you enjoyed this video and you want to see more, don't forget to give us your support by giving us a thumbs up and subscribe to our channel for more great contents. Are you looking for a pet community to share your concerns or story suggestions for our future episodes? Join our Facebook community page at Petmara Pomeli and don't forget also to follow us on our socials at Petmara. I hope you enjoyed this exciting episode and I look forward to seeing you on the next one. Bye!